Try to relax your anus. Ano, gusto mo yan? Ang ganda ng play nung shock na itong motor na to, ha? Nakaiba lang tong Honda na to, no? Yung busina, nasa gitna. Yung nangyari sa damper ko, ito, nadurog yung pang R3. Dadaling ko yung stock mag sa garage point. Ipapakabit ko kasi may race track kami tomorrow sa Clark. Ipapacheck ko na rin yung motor ko, syempre yung preno, bago tayo sumalang sa race track, saka yung coolant, yung oil, bago pa naman yung oil yun eh. Tara, so gamit ko ngayon yung Click 125 ng pinsan ko. Paano ba gamitin to? Ayan. Tara. Bumomba! Ang bagal lang. Nakakapanibago. 125 bata ito, 150. Ngayon lang ako gagamit ng Honda, guys. Eh, wala akong naging motor na Honda. Ito yung first Honda na na-drive ko. Nakakapanibago, no? Pagkaling kang higher CC, tas bigla ka maglo-lower CC. Sa Aerox, hindi gaanong ramdam eh. Pero dito, ramdam. So, punta kami garage point. Kala Alexis sa Pasig lang naman yon. So itong pinsan ko galing pa tong Antipolo, tinawag ko kasi wala yung sasakyan. Pumasok sa school yung asawa ko, dala niya yung sasakyan. Eh yung Montero yung dala niya, andun yung ano ko, andun yung bike rack ko. So hindi ko ma ang bala ko sana isang pa yung motor eh, tapos dalhin ko sa kala Alexis eh, para yung mags tsaka yung mga sprocket. Lalagay ko lang sa sasakyan. Eh kaso dinala, wala namang bike rack yung ibang yung sasakyan na naiwan dito. So kailangan ko ng rescue. Nung oras na rin, wala pa akong tulog. Wala lang side mirror to, ah. Naka ano, pasensyaan nyo na guys, ah. Naka ano kasi to, naka bar end. Pag yun na lang gayahin. Ko alam. Pindutan. Buti na lang yung tali ng bike rack naiwan. So ayun oh, natinali ko na nandito. Ayos din ang pagkakatali. Maganda rin pala tong Honda Click. Pang deliver ano. Karangalan ha. Tama sa kaduman. Kamote pa to, pumunta ng bahay. Nakasinelas. Pinagamit ko na lang yung ano ko, suit ko, ay yung boots ko. Tapos nagsapatos na lang ako. Galing pa akong ride eh, kaya hassle ang ano tuloy, ang haggard. Bila ako, bila side. Wala lang siyang intercom, ayun no. Ito yung isang reason kaya pinili namin magmotor. Napaka-traffic, diba? Eh kung nakasasakyan kami, tapos siya nakamotor. Yun yung plano namin eh, sakay ko sa Fortuner yung mag, tapos siya magmotor papuntang Pasig. Eh, iniisip ko yung traffic, anong oras na. Baka buting kami ng closing ng garage point. At ang butyo pa nga yung kamote oh. Wala talay power. Hindi naman kargado, stock engine, pero nakatambutyo. Ang lupit oh. Dahan-dahan ka dyan boy. Oh, ya. Tayo. Ah.
Ah, may gas ka ba? 3 bar. Nasarap din talaga ng small bike, ano? Pangwalwalan. May sasagad mo talaga. Ano, gusto mo yan? Oh, di mo masasagad yan dito eh. Okay, muna ka. Oh, yung bango. Noodles. Ha? Papuntang rainforest. Rainforest tayo. Kakaiba lang tong Honda na to, no. Yung busina nasa gitna, tapos yung signal light nasa baba. Sa Yamaha kasi, tsaka sa Seat Moto, yung busina nandito nasa baba. Kaya napipindot kong busina itong ano, itong signal light ulit, ano. Traffic talaga dito, men. Masarap din gamitin pala itong motor na to. Ang smooth to, walang ano, walang vibration. Kahit di ganun kalakas yung power eh, pero malakas na to eh. Sadyang gamit ko lang kanina mas higher CC, kaya ano, kaya parang naninibago ako. 80 na pala yun. Malakas na pala yun. Ay, mukha nag-enjoy yung bata sa likod ko. Malabag. Malabag. Mamaya tanungin natin kung anong experience. Anong masasabi niya sa experience niya sa SR? Panigurado na alay ito eh. Dito sanay sa ano eh. Sa sports bike eh. Bumabakbak doon. Ang ganda ng play nung shock na itong motor na to, ha. Laki ng gulong, oh. Oh yeah. Nakakamiss din yung tunog, ha? Bigla ako na-familiarize yung tunog ng motor na to, ng scooter. Kasi dati naka-Mio ako na kargado. So, it reminds me the sounds, ha? Kanina medyo naninibago pa ako kasi dahil sa tunog nga ng big bike. So, ngayon naalala ko na yung mga tunog ng scooter ko dati, oh. Yung Aerox, hindi ko yun in-open pipe, eh. Ano lang yun, stock lang yun talaga. Pangilid lang. Dahil na-stress, nakaka-stress pag may karga, eh. Pang-maintenance. Eh, estudyante tayo. Wala tayo pang-maintenance, di ba? Pag nasa likod yung SR, pag nasa likuran mo, parang nagiging inline 4 yung tunog pagka bumibira. Parang may naririnig akong inline 4 sa likod ko. Wala naman. Ngalay? Huwag kasi dyan. Huwag may pwesto yung kamay mo. Huwag mo lagyan ng bigat yung kamay mo, I mean. Lahat ng bigat mo. Pag magdadrive kayo ng mga sports bike, yung bigat nyo nandito sa may, ano, sa may hita. Dapat andyan. Kaya nakayakapin sa tangke, eh, diba? Para yung grip. Ngayon, itong wrist nyo, relax nyo lang. Uy, try to relax your anus. Uy, preno. Wait lang, may lalabas. Dito na lang po muna. Dito na sa loob. Pasok mo na. Diyan. Pasok mo na. Oh. Okay, papalit lang yung mags. Isang buo. Naka-GP. Oo, oh, Pirelli. Tulungan mo ako. Ha?
Daming big bike dyan. Mga pinaparapol. Antayin natin ano kaya? Ha? Antayin natin. Oo, antayin natin. Mabilis lang yun, ay ano yun. Mabilis lang yung baklasin eh. Mahirap ang kabit niyan. Ay yung ano, motor nila doon. ZH2 eh. Oo, ZH2. Lagay mo lang dito. Susi mo ba mawala? Yan, so ito yung mga bike sila, oh. May Ducati, Aprilia. Tatay yung nakarapol. Yan, so ito yung garage nila. Meron pa silang mga ginagawa dito, extension for detailing ata to. So iwan ko na lang dito. Dami. Tangga. Dami nang tanggal. Nyo guys, yung nangyari sa damper ko, eto, nadurog yung pang R3, sabi ni Sir Alexis ano to, possible hindi fit dun sa hub, so ang pinagtataka ko pang R3 kasi to, tapos pang R3 din yung hub, so baka mali yung nabili ko, hindi siya pang R3 talaga, baka maya pang R15 yun, so bibili ako ng bago, so iwan ko na lang muna yan dito, yung mags na yan, tapos after ng racetrack, babalikan ko yun dito, kasi babalik ko rin ulit yan pang re-racetrack ko lang tong stock mags tsaka yung stock na gulong. Para sulit, diba? Ha? Oo nga, naiwan ko eh. Na, inahanap ko sa loob eh. Thank you. Thank you. So ayun guys, nakakabit na yung stock mags ulit natin. Pero feeling ko parang gumaan ano. Parang gumaan. Parang bumalik ako sa pagka 150cc. So ayun guys, dito ko na siguro end yung video kasi magpe-prepare pa ako para bukas maaga pa kami. So maraming salamat sa Garage Point sa pag-accommodate sa atin dito sa motor na to kay Sir Alexis. Hopefully soon makasama natin sila sa ride, no? Sana, malay mo naman, makasama tayo sa... Ha? Abulan kayo. Abulan? Abulan sa traffic? Matulog din yan. Matulog din yan eh. Awal tumakbo na ito yan. 100. Kailangan 200. 200 eh. Tatay, 200, no? Ha? Sige po, balak nyo magpagawa ng big bike or small bike. Open naman si Garage Point para dun sa mga ganong issue. Mapa small bike tsaka big bikes. Inquire lang kayo, chat lang kayo sa page Garage Point Manila. Search nyo lang. Ito lang yan, located sa Mercedes, Pasig. Yan lang guys, so if you like this video, please give us a thumbs up. And see you on my next one. Bye! Traffic na. Uy, bumukas yung hood niya.